Everybody here dies by dawn, Beth. Dead by dawn! Dead by dawn! Dead by dawn! Dead by dawn! Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2023 American Supernatural Horror Film na pinamagatang Evil Dead Rise. Spoilers ahead, watch out and take care. Sa pagbungad ng eksena, pinakilala tayo sa babaeng nagangalang Teresa. Ginulat siya ng kaibigan niyang si Caleb gamit ang drone. Nainis siya kay Caleb kaya pumunta na lang siya sa bahay para suriin ang may sakit niyang kapatid na si Jessica. Tinanong niya si Jessica kung kamusta na ba ang kalagayan niya, pero hindi ito sumagot. Kaya naman pala hindi sumagot kasi natutulog. Pagkatapos nagbasa na lang siya ng horror novel at wala siyang kamalay-malay sa susunod na mangyayari. Nagtaka siya nang marinig niya si Jessica na binabanggit ang mga nakasulat sa libro na binabasa niya at nakita niyang nakaupo na si Jessica. Child's face looking through the window. Let me in. Let me in. Dahil dito, sinagawan niya si Jessica na manahimik at bigla na lang itong nahulog sa lapag. Namumutla ang mukha nito at sumusukan ng puting likido. Bigla na lang. Who's the brainless meat? Brutal na pinunit ni Jessica ang buhok ni Teresa at nasama pati ang balat nito. Pagkatapos nagtungo silang dalawa kay Caleb. Sinadya ni Jessica saktan ang sarili gamit ang drone ni Caleb. At nang makita ni Caleb si Jessica na nahulog sa tubig, tumalon siya para sagipin ang kanyang kasintahan. Pero sa di inaasahan, pinugutan ni Jessica ang ulo ni Caleb. Pagkatapos, lumutang si Jessica mula sa tubig na parabang siya ay sinasaniban ng demonyo. Lumipat ang eksena sa isang araw bago mangyari ang trahedya. Pinakilala tayo sa ating bida na si Beth. Isang guitar technician na kasalukuyan nagsasagawa ng pregnancy test, umaasa sa negatibong resulta. Sa kasamaang palad ay naging positive ito kaya nagpasya siyang bisitahin ng kanyang kapatid na si Ellie. Sinabi ni Ellie sa kanya na ang gusaling tinutuluyan nila ngayon ay nakaschedule na para sa demolisyon at hindi pa siya nakakahanap ng bagong malilipatan. Nakilala din ni Beth ang mga pamangkin niya na sina Danny, Bridget at Cassie. Nagkwentuhan sila pansamantala. Pinakita ni Cassie sa tiyahin niya ang kanyang manika na pinangalanan niyang Stephanie na magpoprotekta daw sa kanya sa mga multo. Nang binigay na ni Beth ang kanyang pasalubong, nalaman niyang naghiwalay na pala si Ellie at kanyang asawa dahil hindi na daw kayang tustusan nito ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pagkatapos inutusan ni Ellie si Danny na bumili ng pizza kasamang kanyang mga kapatid. Malungkot si Beth sa nangyari sa kanyang kapatid dahil sa paghiwalay nila ng kanyang asawa. Habang patuloy silang nag-uusap, isang malakas na lindol ang yumanig sa buong gusali at nataranta sina Danny pag-uwi nila. Sa lakas ng lindol, naglikha ito ng butas sa parking lot na nakapukaw ng atensyon ni Danny. Naintriga si Danny kaya bumaba siya para suriin ang lugar, umaasang may matatagpuan siyang mahalagang bagay dito. Pinaakyat siya ni Bridget baka raw magkaroon ng aftershock ang lindol pero hindi nakinig si Danny. Habang nagmamasid siya sa paligid, napansin niya ang mga koleksyon ng lumang ponograpo kasama ang larawan ng tatlong pari. Paglingon niya, nagulat siya sa nakita. Pagkatapos tumambad sa kanya ang kumpol ng mga crucifix at coins na nakabitay. Sa ilalim nito ay may parang isang libingan na naglalaman ng isang bagay na nakabalot ng tela. Tinanggal niya ang tela at napakadaming ipis sa loob. Ang laman pala nito ay isang di pangkaraniwang libro. Samantala, lubos na nag-aalala si Ellie sa kanyang mga anak. Lalabas na sana siya para hanapin sila, pero bigla silang dumating at napaginhawa na rin si Ellie. Nagmungkahi si Danny na marahil pagkakakitaan nila ang nakita niyang libro kung ibebenta nila ito. Pero paniwala ni Bridget na may rason kung bakit nakatago ang librong ito sa underground. Nang subukan ni Danny buksan ang libro, nasugatan siya sa daliri. Pero ang dugo niya ay sinipsip ng libro dahilan para kusa itong bumukas. Ang bawat nilalaman ng pahina ay may mga nakakatakot na imahe ng demonyo at lubos na natakot si Bridget. Sinabi ni Bridget na ibalik niya na ang libro pero dahil ayaw silang palabasin ng kanilang ina, dinala na lang ito ni Danny sa kanyang kwarto. Pagkatapos, pinaandar ni Danny ang nakita niyang ponograpo na nakuha niya rin kasama ang libro. Nagsalita sa ponograpo ang boses ni Father Marcus Littleton kung saan inihayag niya na ang libro ay tinatawag na Naturum Demonto na mas kilala sa tawag na The Book of the Dead. Si Father Marcus ay humihingi ng approval na i-translate ang misteryong nilalaman ng libro
pero tumanggi ang ilang miyembro ng simbahan. Sa kabilang banda, bumaba si Ellie sa elevator para maglaban ng damit. Sa pagkausyoso ni Danny, pinatugtog niya rin ang ikalawang record ng ponografo at nadiskubre niya na ang dalawang pari ay sumang-ayon sa mungkahi ni Father Marcos na i-translate ang nilalaman ng libro. Habang binabanggit ang mga salita sa ponografo, aksidente nitong tinawag ang supernatural na puwersa. Habang patuloy na nagsasalita si Father Marcos, ang kanyang boses ay naging isang demonic. Mas nakakapangilabot pa, hindi magawang ihinto ni Danny ang recording ng ponografo. Humagayway ang mga pahina ng libro at isang di matukoy na nilalang ang kumawala at mabilis na nagtungo sa gusali. Sa kasamaang palad, ang nilalang na ito ay di inaasahang nasa lubong si Ellie habang pababa siya ng elevator. Ang nilalang ay nakulong sa elevator kasama si Ellie at sinadyang isabotahe ang elevator. Nagpakawala ito ng nakakatakot na ingay at sinaktan niya si Ellie. Pagkatapos ibinitin niya si Ellie gamit ang cord ng elevator at wala nang nagawa si Ellie. Biglang nagkaroon ng di inaasahang brownout kaya inutos ni Beth sa mga pamangkin na hanapin ang kanilang ina. Sa kanilang pagkagulat, natagpuan nila si Ellie na nasa loob na ng apartment at nagluluto ito ng itlog. Sinabi niya na pupunitin niya raw ang katawan ng mga anak niya at papasok siya sa loob nila. Magkahalong takot at pagtataka nang marinig nila ang sinabi ng kanilang ina. Subalit ilang sandali lang, si Ellie ay biglang kumilos na tila sinasaniban at nagsimula siyang sumuka ng puting likido. Ngunit kalaunan ay bumalik din siya sa normal, sabay sinabi niya kay Beth na protektahan nito ang kanyang mga anak bago na himatay. Agad siyang isinugod ni Beth at Danny sa ospital pero sa kanilang pagkadismaya, sira na pala ang elevator pati ang hagdan. Nag-isip sila ng ilang mga paraan at humingi na rin sila ng tulong sa kapitbahay nila na si Gabriel at Mr. Fonda. Nanatiling bukas ang mata ni Ellie kahit sinasara ito ni Gabriel. Hindi rin sila makatawag dahil sira ang network. Napagtanto ni Gabriel na mayroong daan palabas pero matatagpuan ito sa room 82 kung saan mahigpit itong nakalak. Habang sinusubukan nilang sirain ang kandado, lumapit si Beth kay Ellie para kausapin ito ng masinsinan. Naabala si Beth nang marinig niya ang mensahe ni Ellie sa kanyang cellphone. Nakakapagtaka, humihingi ng tulong si Ellie dahil sinusunog daw siya ng buhay. Sa kanilang pagkatakot, nagkaroon muli ng malay si Ellie pero ang katawan niya ay napakainit kaya nilagay nila ito sa bathtub. Matapos nilang masaksihan ang pangyayaring ito, nakumbinsi na nga sila na si Ellie ay sinasaniba ng masamang espiritu. Bumangon muli si Ellie at nakahanda na siyang umatake. Una niyang inatake si Beth at nasaksak niya ito sa kamay gamit ang basag na salamin. Pinigil naman siya ni Bridget kaya nabaling ang atensyon ni Ellie sa kanya. Kinuha niya ang tattoo pen, sabay sinugatan ng mukha ni Bridget. Mabuti na lang hinampas siya ni Danny gamit ang upuan. Pero baliwala pa rin ito at tumayong muli si Ellie. Sa mga sandaling yun, pumasok si Gabriel sa loob. Sa kasamang palad napansin siya ni Ellie kaya sinimulan siyang atakihin at kinagat ang kaliwa niyang mata. Pagkatapos sinunod nito ang iba pang mga kapitbahay at nagbigay ito ng oportunidad kina Beth para maisara nila ang pinto. Patuloy na pinatay ni Ellie isa-isa ang naiwan sa labas kabilang na nga si Mr. Fonda. Sa loob, nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ng magkapatid na si Danny at Bridget dahil sinisisi ni Bridget si Danny sa nangyayari sa kanilang ina. Inawat sila ni Beth at sinabi niyang hindi dapat sila mag-away sa ganitong sitwasyon. Aminado naman si Danny sa pagkakamali niya at dinala niya si Beth sa kanyang silid para ipakita sa kanya ang libro at ponografo. Sa kabilang banda, nakatulala si Bridget at naglakad siya patungong kusina. Pagkatapos, napukaw ang atensyon ni Cassie nang marinig niyang kumakanta ng lalabay ang kanyang ina. Lumala ang sugat ni Bridget at lumabas ang itim na likido mula sa kanyang bunganga at may kasama pa itong mga insekto. Balik kay Cassie, nagawang manipulahin ni Ellie si Cassie na buksan ang pinto na sinasabing dumating daw ang kanyang tatay para makita siya. Mabuti na lang nakarating sa tamang oras si Beth at Danny pagkatapos sinara muli ni Beth ang pinto. Pero may isa pa palang panganib ang nakaambang sa kanila nang mapansin ni Beth si Bridget na sinapian na rin ng demonyo at ninunguya nito ang baso sabay idinura sa kanyang muka. Sinimulan siyang atakihin ni Bridget pero nagawa namang lumaban ni Beth gamit ang spatula at frying pan. Pagdating ni Danny ay siya naman ang hinabol ni Bridget
At sunod na itong inatake si Cassie, mabuti na lang nasagip ni Cassie ang sarili sa pamamagitan ng hawak niyang matulis na bagay. Dahil dito ay tuluyang nawala ng malay si Bridget at napahandusay sa lapag. Pagkatapos ay tinali nila ang katawan ni Bridget sa kanyang silid. Kinulong din ni Beth ang dalawa sa silid at pagkatapos sinimulan niyang pakinggan ang ikatlong ponograpo para alamin kung papaano mapupuksa ang mga demonyo. Pag-play niya ng recording, inihayag ni Marcus ang kakilakilabot na pagsapi ng demonyo sa mga kasamahan niyang pari at nalaman na rin ni Beth na nabigo pala si Father Marcus mapalay sa mga demonyong ito at lahat ng kanyang mga kasamahan ay sinapian din. Sa pagtatapos ng recording, nagbigay ng huling payo si Father Marcus sa sinumang makikinig sa recording na ito. Sinabi niya na walang paraan para palayasin ang mga demonyo, ang tanging paraan lang ay pagpuputol-putulin at pagpirapirasuhin ang physical form na sinapian ng demonyo. Ilang sandali lang, habang nakikinig pa rin si Beth sa audio, lumabas muli si Bridget mula sa kanyang silid at inatake nito si Danny at Cassie, ngunit nagawa naman ni Danny masaksak si Bridget pero walang silbi pa rin ito. Sabay inagaw niya ang kutsilyo at sinaksak niya si Danny. Kinuha ni Danny ang spray at inispray niya ito sa kalan para tuluyang sunugin ang katawan ni Bridget. Samantala, tuluyan ang nakapasok si Ellie sa apartment kung saan dumaan siya sa vent. Mabuti na lang ay napansin siya ni Beth at agad niyang sinaksak si Ellie gamit ang screwdriver. Pero wala pa rin itong silbi at hinagis siya ni Ellie palabas. Sa huling hininga ni Danny na maalam na siya kay Cassie at kay Beth. Hindi tumigil si Ellie sa pag-atake kay Beth at plano pa nitong patayin ng bata sa kanyang sinapupunan. Pero bago niya ito magawa, pinasa ni Cassie ang gunting kay Beth sabay sinaksak niya si Ellie sa muka. Pagkatapos lumabas na silang dalawa ni Cassie sa apartment. Sinubukan niyang sirain ang pinto ng room 82 para makalabas habang si Ellie naman ay nagkamalay muli at tinanggal niya ang nakasaksak na gunting. Kinuha ni Beth ang shotgun ni Mr. Fonda at biglang lumitaw muli si Ellie. Binaril niya ang binti at kamay ni Ellie para hindi na ito makakilos pa. Bigla na lang, dumating na rin ang sinapiang si Danny at Bridget kung saan tumatawa sila ng may kaululan. Pati ang ibang mga namatay kanina ay sinapian na rin at sabay nilang sinabi na mamamatay si Beth at Cassie bago magbukang liwayway. Dahil hindi nila mabuksan ang pinto, nagpasya na lang si Beth gamitin ang elevator. Gayunpaman, lingid sa kalaman nila na mas matindi pa pala ang kanilang sasapitin dito. Ang loob ng elevator ay napuno ng dugo habang sinusubukan ni Beth makalabas patungo sa vent pero hinarangan naman siya ng iba pang mga demonyo. Mabuti na lang nakababa ang elevator sa tamang oras bago malunod ng tuluyan ang dalawa. Ginamit ni Beth ang sasakyan para tumakas pero sa kasamaang palad ay nastuck naman ang gulong nito sa nawasak na lapag. Sa kanyang pagkabigla, nagsama-sama ang katawan ni Ellie, Bridget at Danny sa isa katulad ng inilalarawan sa libro. Mabuti na lang nakatago agad ang dalawa pagkatapos nagmadali silang lumabas sa papasarang tarangkahan. Sa kasamaang palad, nahuli si Cassie ng halimaw bago ito makalabas. Bago pa mapatay ng halimaw si Cassie gamit ang chainsaw, nagawang makapasok muli ni Beth para iligtas si Cassie. Pero napahandusay naman siya sa lapag. Pinaandar ng halimaw ang wood chipper, sabay hinila si Beth patungo dito. Mabuti na lang napansin ito ni Cassie kaya pinahinto niya ang wood chipper sa tamang oras. Pagkatapos kinuha ni Beth ang chainsaw, sabay inutos kay Cassie na paandarin muli ang wood chipper. Inatake niya ang halimaw gamit ang chainsaw kasabay ng pagtulak nito sa wood chipper at dito niya na nga tuluyang tinapos ang halimaw. Pagkatapos nilang magtagumpay, mahigpit na niyakap ni Beth si Cassie. Mula ngayon ay siya na ang mag-aalaga kay Cassie at lumabas na sila sa gusali. Kinaumagahan, si Jessica, ang babaeng sinapihan sa pagsisimula ng pelikula, ay lumabas sa kanyang apartment kung saan doon din sa parehong gusali pero magkaibang lapag. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari at papasakay na siya sa kanyang kotse habang kausap sa cellphone ng kapatid niyang si Teresa. Pagkatapos, napukaw ang atensyon niya sa nagkalat na dugo sa paligid. Bago niya palubos na maunawa ang pangyayari, ang parehong demonyo na sumapi kay Ellie ay lumapit sa kanya at siya na naman ang susunod na biktima.